Yun sir, yung unang-unang avail niyo po sa amin ng Adobos, isang bote lang po yun, ano? Isang bote lang. Ang in-expect niyo po talaga, wala na nga anihin. Wala na, dahil bitana. Sabi niyo po, mag-spray na kayo ng glyphosate eh. So, yun nga po, yun yung nakakatuwa doon kasi nga, apat na sako sir yung inihanda. Nung mag-harvester. Mag-harvest. Pero nung in-harvest na, naka-quaranta. Aba, pero may night times 10 pa po, ano? Oo, yan. Mga taganam ko, mag-harvest sa akin eh. Ayun, so. Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Ako po muli ito, ang inyong agriculturist. Sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ngayong araw po ay nandito tayo sa Pinagsabangan Uno dito po sa bayan ng Nauhan. Siyempre dito pa rin po sa probinsya ng Oriental Mindoro. At ngayon po ay kasama ko po si Sir Randy Montero dahil isa po siya sa mga nag-avail ng Adobos Biofertilizer. So Sir, tatanungin po natin siya kung paano niya po ito ini-apply. Bale, yung Adobos, eh, nakilala ko yan nung nag-meeting dito sa Pinagsabangan Uno Farmers Association. Ngayon, nainggan niya akong bumili para masubukan sa aking palayan. Eh, nung akin namang nasubukan, ibig sabihin ako nag-explain ng machete, sinama ko na. Sabay na po sa panda mo. Oo. Tapos, konting abono. Eh, binaha. Binaha po. Binaha yung palayan. Di walang palay. Ang ginawa ko, sinubukan ko rin ng palay. Okay, yung po. Basta pagkasabi ko, pinabayaan ko na, hindi ko na binisita. Apo. Sabi ko, yain na, bago sabi ko sa aking tauhan, sabugaw na sa akong ammonium yun, at bahala na, kaawa naman. At bago nung mga isang linggo, pinasabi ko rin ng 2,4-D. Sabi ko, atake ang ano doon, yung balbas kalabaw. Apo. Yung wala na, pinabayaan ko na. Wala lang. Wala na, hindi ko pinupuntahan. Hanggang sa mag-aanihan na, dala ko yung ano, mag-uumpisa na yung season. Ako. Dala ko yung pang-spray. Okay. Na yung glyphosate. Ah, glyphosate. Ako. Tingi-spray ko yung mga pilapin. Aba, nakita ko may palay. Nagtaka ako di, ano, tungaw ako ng mag-harvester. Ako. Sabi nung mag-harvester, ako nang bahala sa sako. Kita niya, madamo eh. Ako. Ako nang bahala magdala. Nagdala yung apat na sako. apat na sako lang. Apat na sako lang. Mamaya tumawag sa akin. Ako. Magdala ka sa sako. Habi ko, bakit kala ko sagot mo sa sako? Naku, nagtaka siya. Halos naka-quaranta ka ban. Naka-quaranta ka ban. Oh, yung 7,500 square meter. Square meter. Oo, ang ganda ng buti lang palay, walang spray. Opo. Yun lang abunong kaunti lang, wala nang ano. Opo, tsaka yung Adobos. Adobos. Yun sir, yung unang-unang avail niyo po sa amin ng Adobos, isang bote lang po yun, ano? Isang bote lang. Ang in-expect niyo po talaga, wala nang aanihin. Wala na, dahil bitana. Sabi niyo po, mag-spray na kayo ng glyphosate eh. Oo. So, yun nga po, yun yung nakakatuwa doon kasi nga, apat na sako sir yung inihanda. Nung mag-harvester. Mag-harvest. Pero nung in-harvest na, naka-quaranta. Aba, pero may night times 10 pa po, ano? Oo, yan. Mga taganam ko, mag-harvest sa akin eh. Ayun. So, pagkatapos po nun, nag-avail po ulit kayo ng Adobos sa amin isa. Oo, bumili ulit ako ng isa. Opo. Ginamit ko naman doon sa aking, sa ikaro doon sa may malapit sa Sapa. Opo. Eh, yung aking karating naman doon, sabi sa akin, abay, Randy, mag-amas ka ng panda mo. Binabayaan mo na, hindi mo na pinutubigan, hindi mo na inaasikaso. Hindi, parang okay. Abono ako ng kaunti. Ganyan. Nung kanihan. Opo. Sabagay, lumpi naman yon. Hybrid po. Hybrid. Opo. Naka-120 ako. Samantalang ano nung karating ko, C61. Ano po ang pagitan nyo? Pilapin lang din? Pilapin nila ang. Oo, ay di. Kaya nga, eh, laking tulong sa akin. Nakatulong po sa inyo yung Adobos. Kaya ako nag-repeat lang ito. In-order ko ay pang 12 hectare na ito. Bali, ito po ay 5+1 dahil may promo po tayo. So, 10, may free po yung dalawa. Kaya nga. May sprayan po niyan ay 12 hectare. Paano naman sir ang paraan yung naisip na gamitin yan? Spray ulit sa solo, isabay ulit sa panda. Isasabay ko ulit sa machete. Ayun. Pag banat namin ng umpisa, isasabay ko ulit. Mga 3 to 5 days, sir, yun? 3 to 5 days. Ayun. So, ito po yung maganda sa Adobos. Pwede siyang ilahok sa herbicide. Kahit anong herbicide po yun, kahit sa insecticide, pwede din siya, sir. Ano? Kasi yung iba, kung may na-experience kayo, sir, may mga ibang gamot na hindi pwedeng ilahok sa mga ibang herbicide or insecticide. So, ngayon po ay mag-uumpisa pa lang si sir ngayong November na rin. Ano siguro makatanim kami lang hanggang November November 20. Mag-uumpisa pa lang namin yung 20. So yun. Diretso na yun. Ang tanim niyo sir, inbred hybrid? Panay hybrid wari ko ako. Panay hybrid. Hindi mas maganda. Given na malaki yung ani, tapos may katulong pang Adobos. So para makatulong pa rin, syempre unang ginagawa niyan is pampaugat eh.
kung magsabog tayo ng abono, so makakain niya. Pangalawa, tumutulong din siya sa pagpapasuway, tapos yun nga, sa pag-uuhay, yun yung magagandang ginagawa po ni Ada Boss. At, syempre, after ni Sir, maani ulit itong itatanim niya ngayon, ibabalikan natin si Sir para, malay nyo, mas maganda pa po, mas mataas pa yung inani niya dun sa mga nakaraan. Kaya aabangan po natin yan. So, Sir, meron pa po ba kayong gustong idagdag o gustong batiin? Wala naman. Kasi lang nakita ko talaga sa Ada Boss yung pinag-anihan ko, didumaan yung harvester. Opo. Kita ko itim talaga yung lupa. Parang talaga naging ano. Kumbaga po ay yung lupa niyo po is na-condition. Na-condition. Kaya ako yung lang napakumbinsa sa akin. Baga okay itong pulyar na ito ah. Kasi yung ibang lupa kapag halimbawa commercial fertilizer lang yung sinasabog natin, pag sobra-sobra na nagiging acidic. Uh-oh. So yung paggamit po ng mga biofertilizer, gaya mga organic, isa pong ginagawa nila is i-ano rin, kumbaga hindi man agad-agad, ay utay-utay na yung ating lupa, kumbaga na i-condition, may babalik sa dati yung kumbaga sustansya, yung sigla. Hindi yung pag-puro commercial fertilizer, ay di acidic na. Pangit na yung naging resulta sa pagtatanim ng palay. Sir, tatong ko lang sa inyo. Halimbawa, lagi ako gumamit nung Ada Boss, makondisyon kaya ng ayos ang aking lupa? Ibig sabihin... Opo. Yung kumbaga po ay, halimbawa nga, katulad nga, pag mga commercial fertilizer, pag halimbawa, sabog tayo, maraming urea, naging acidic na po yung lupa. Pag naging acidic na po yung lupa, may kikita nyo yung mga namumula, sir. Parang may... Mga rice dust. Yes po. At saka yung lupa mismo, sir, yung parang yung tubig niya, may bumubulwak na kulay pula. O kalawang. Kapag ganun po, ang nagiging resulta niyan, pag nagtanim tayo, ay di yung palay natin stunted yung paglaking. Mahina warang kada. Yes po. Kapag gumagamit po tayo ng mga organic o kaya biofertilizer, yung lupa natin, napapangalagaan dun sa, kumbaga, hindi katulad dun sa mga commercial, nakukondisyon yung lupa habang tumatagal. Oo. Ayan po yun. So, yun sir, may dagdag po po ba kayo? Wala na. Wala na. So, maraming salamat po ulit kay Sir Randy Montero sa paggamit po niya ulit ng Ada Boss at aabangan po natin sa susunod na harvest kung kamusta po siya. Sige po.